Marami mga misconceptions tungkol sa West Philippine Sea, sa ating Exclusive Economic Zone or EEZ at sa mismong Spratly Islands. Yan pong lilinawin natin ngayon. Unang-una, tama po na napanalo natin ang kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration. Pero hindi teritoryo ang ating pinanalo. Ang paliwanagan ni Justice Antonio Carpio, ang nilaban po natin sa Arbitral Court ay Maritime Dispute o away sa paggamit ng dagat. Hindi raw territorial dispute o away kung sino ang may-ari ng teritoryo, maging ito'y lupa o dagat. Pangalawa, hindi sinasabi sa ruling na napanalo natin ang Spratly Islands at tayo na ang may-ari nito. Hindi po. Hindi nga nanghihimasok ang Arbitral Court sa sovereignty or territorial issues. Ang sinabi lamang ng Arbitral Court, walang bisa ang 9-dash line claim ng China dahil nanghihimasok ito sa ating Exclusive Economic Zone or EEZ. Ang sabi rin ng Arbitral Court, lumabag ang China sa kasunduan ng UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS dahil sa panghihimasok ito sa ating EEZ. Gaya nga ng mga paliwanag natin noong nakaraan, ang EEZ po ang sukat na 200 nautical miles mula sa ating low tide baseline. Sa mapa po, ito yung kulay dilaw na linya. Ito po yung mapa ng Pilipinas. Ayon po sa UNCLOS, tayo ang may eksklusibong karapatan na gamitin ang mga natural resources dito sa EEZ na yan. Hindi po yan teritoryo, hindi natin pag-aari yung EEZ. Pasok sa EEZ na yan ang mga lugar kung saan nakakabanggaan natin ang China. Halimbawa po yung Scarborough Shoal, nasa 117 nautical miles mula sa Pilipinas. O yung Reed Bank, kung saan binunggo ang FB Jember, nasa 134 nautical miles sa atin. O ito pong Second Thomas Shoal, kung saan nakaparada ang BRP Sierra Madre. Hindi po natin sinasabi na pag-aari natin ang mga ito dahil labas ito sa territorial waters natin, pero pasok ito sa ating EEZ. Kaya tayo lamang, ayon sa UNCLOS, ang may karapatan na gamitin ng mga natural resources dito. Iba pong usapin ang karapatan natin sa EEZ doon sa ating claim na teritoryo natin sa Spratlys. Hiwalay ang Spratlys dispute sa usapin ng ating EEZ. Katunayan po, yung Pag-asa Island kung saan meron tayong maliit na komunidad at airstrip ay nasa labas nga ng ating EEZ. Ito'y 227 nautical miles mula sa baseline ng Pilipinas. Limang bansa po ang may claim ngayon sa Spratly Islands. Bawat isa may kanya-kanyang hugot sa kasaysayan. Isa sa mga basya ng ating claim sa Spratlys ay ang discovery nito ni Tomas Kloma noong 1956. Si Kloma po ay isang negosyante at founder ng Philippine Maritime Institute. Kasama ang 40 tao, tinatag ni Kloma ang tinawag niyang Freedom Land sa Spratly Islands, parang ang isang hiwalay na republika. Ito nga ang kanyang watawat po, itong may ibon. Noong 1970s, pinalitan ni Kloma ang pangalan nito at ginawang Kingdom of Colonia. Pero kinulong si Kloma ni Pangulong Marcos noong 1972 sa kasong usurpation of authority. Ang pakilala kasi ni Kloma sa sarili ay Admiral Tomas Kloma, gayong hindi naman siya miyembro ng Navy. Noong taong 1978, nilabas ni Marcos ang Presidential Decree 1596 na opisyal na nagsasali sa Pag-asa Island sa Republika ng Pilipinas. Ang isla na yan ang ngayon tinatatayuan ng munisipyo ng Calayan, bahagi ng probinsya ng Palawan.